Ito nga yatang ang mga problema at suliranin ay kaakibat na ng ating buhay. Ito ang nagbibigay kulay at nagsisilbing hamon upang tayo ay lalong maging matapang at matatag. Pero hindi maiiwasan kung minsan ay nagugupo tayo ng mga problemang dumarating sa atin. Sa halip na harapin natin at labanan ng pagsubok, ito ay ating ikinakaila at tinatakasan. Tunghayan po natin ang aming natatanging pagtatanghal sa gabing ito. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaling. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Dear Charo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Joey. Nandito ako ngayon sa Singapore at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Lumayo ako sa atin upang makalimutan ang isang masaklap na nakaraan. At ngayon ko lamang unti-unting napapatunayan na hindi pala ang paglayo ang solusyon sa aking problema. Sa buong buhay ko, isa lamang ang babaeng minahal ko, si Melissa. Siya rin ang napangasawa ko. Ikinasal kami noong 1985. Masayang-masaya ang aming pagsasama. Mayroon kaming naipundar na bahay at kotse. Hindi rin naman kami nagdarahop sa pera. Kumpleto na sana ang lahat, maliban sa isang bagay. 5 taon na kaming nagsasama, ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Woohoo! Toast muna! Wow! Yan, yan, toast! Huwag muna kayo kumain! Toast muna tayo! Oh, yan! Okay. Mag-aalak sila. Wow! Yan naman. Okay. Oh, sige. Sino magto-toast? Sino ba? Ikaw na mag-toast! Ito ko! Sasabihin, iba na lang! Sana naging matatag ang pagsasama ninyong mag-asawa. Okay, walang sana. Sana malakasan ninyong lahat ng anumang pagsubok na darating sa inyong buhay. At sana'y lalong tumibay ang pag-ibig at pagmamahal ninyo sa isa't isa. Tapos ngayon, tingin mo, 5 taon na ngayon. Nay, yabang-yabang mo. Tinuruan ang manligaw. Bakit marunong ka ba manligaw? O ano? Expert ako dyan. Tingin mo, napasagot ko siya. Bakit ko, naawa lang ako sa iyo. Paano ba naman magpapakamatay daw siya pag hindi ko sinagot? Wow! Pare, wala ka sa bilis ko. Eh kami nito, 5 buwan na kami mag-shota nito eh. Sinagot na kaagad ako. Pinakasalan kaagad ako eh. Kasi naman, ayaw na niya akong mawala sa buhay niya. Wow! Ayaw mo pakawalan, ha? Paano pa naman, ha? Paano hindi kami magpapakasal, ha? Inauna na yung baby. Wow! Ano pala?
ilang 3 months ka na nung kinasal diba? Kayo. Ang sikip-sikip ng gown mo. Alala mo? Ay, naku, mahalos hindi siya makahinga sa anak na. Dahil talaga nun, ha? Kaya ayan, eto, 3 taong kami mag-asawa, 3 na rin ang anak namin. Ang dami nun, ha? Hindi, apa. Kumain na kayo. Ito yung Melissa. Tigilan nyo na yung pagka-family planning, ha? Kailan ba kayo talaga mag-anak? Hindi naman kami nagka-family planning, eh. Hindi pa lang sinuswerte. Paano kung maging babae ang mga natin anak? E panlalaki itong nursery room natin. Nainim ka na ba? Hindi. Naisip ko lang. Kaya natatagalan. Wala naman akong diferensya. Ikaw, okay ka naman, sabi ng doktor. Gustong-gusto ko lang kasi yung mapag-uwi ko, may baby akong nahalikan, naalagaan, pinapatulog. Sigurado ako, hindi na magtatagal, malapit na. Makakabuo rin tayo. Magiging daddy na rin ako. Paano kung... Paano kung hindi tayo magkaanak? Huwag mo nga sabihin yan. Hindi naman nangyayari. Hindi, halimbawa nga lang eh. Halimbawa lang na hindi tayo pala rin na magkaanak. Wala. Siguro tatanggapin ko na lang na talagang yun ang kapalaran natin. Gusto ka magbago sa akin? Bakit ako magbago? Babe, sa kahit anong mangyari, kahit ano pa maging kapalaran natin, hindi maapit mo yung pamilyar ko sa'yo. Ano? Malapit na ba akong maging lola? Magising ka pa. Hindi ako makatulog eh. Magkwentuhan na lang kaya tayo. Tutal, bukas na umaga, uwi na ako sa Davao. Matatagalan na naman bago tayo magkita-kita ulit. Tama-tama, ginugutom ako. Magkwentuhan tayo habang nagmi-midnights na. O sige, ako magluluto. Ano mo sa'yo? Ma, ako magluluto. Tayo dalawa na lang. Kami dalawa ni Ma. Babes. Isahan, let's go, tanghali na. Problema na sa ulo mo, hindi ka ba papasok sa opisina? Tumawag na ako sa office eh. Sick leave muna ako. Bakit? Hindi. Sama pakiramdam mo? Hindi, medyo mabigat lang, pero sumama naman ako sa doctor. Huwag na lang tayo umalis. Tawagan mo na lang si Tito Aris. Dito ka na lang niya titingnan. Hindi. Kailangan kong pumunta sa OB-GYN. Hindi pa ako sigurado, pero
mahigit 1 month na akong delayed eh. So... Hindi pa sigurado. Maligid natin na ako? Yes! Maligid natin na ako! Sigurado na yan! Hindi pa nagdadalang tao si Melissa at Charo. Ang sabi ng doktor, minsan daw ay talagang nadidelay ang menstruation ng babae. Maaaring dahil sa under stress siya o sa sobrang pag-aalala. Ilang beses na rin nangyari ang ganito at hindi ko maiwasan ang panghinaan ng loob. Sabi naman ni Dr. Ledesma, makakabuo pa rin tayo. Konting tiyaga lang tayo. I'm sorry. Gusto ko rin naman magkaanak tayo. Kung meron lang sana akong... Huwag kang mag-alala. Kakaanak tayo. Simula noon ay hindi na ako masyadong nagsasalita tungkol sa pagnanais kong magkaroon ng anak, Charo. Naisip ko na baka nape-pressure masyado si Melissa kaya hindi kami makabuo ng baby. Pero unti-unti ko na rin inihanda ang sarili ko na baka nga hindi na kami magkaanak pa. Mahal na mahal ko si Melissa at handa akong tanggapin anuman ang aming maging kapalaran. Hanggang isang gabi. Ano yan? Baby po. Bakit? Alam mo, mas mabuti pa kung itatabi na lang natin to. Bakit? Time to put into practice sa mga binabasa mo. Ikaw po, tulog mo. Thank you.
you so much. Thank you.
Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, Charo. Sana ay pinatay na lang nila ako. Dahil pakiramdam ko ay higit pa sa kamatayan ang naranasan ko. Kitang-kita ko nang pagpasasaan ng tatlong demonyo ang asawa ko. Niwala akong nagawa para ipagtanggol siya. Pero dininig ng Diyos ang panalangin namin. Hindi lumipas ang isang linggo ay nahuli rin ang mga salarin. Ibinenta namin ang bahay at lumipat sa ibang lugar sa pag-asang makakatulong ito para makarecover kaming lahat. Ami, baba mo yung ibang bagahe, ha? Ako, tiyak magugustuhan itong bahay na ito. Matagal namin inayos ni Joey yan. Pinaghandaan namin yan. Tsaka, alam mo, bumili kami ng mga bagong furniture. Tiyak na magugustuhan mo. Alam ko naman ang taste mo, eh. Halika, pasok ka, anak. Oh, tignan mo, hindi ba? Klasa mga kasangkapan, alam ko magugustuhan mo yan eh. Tsaka kung meron kang gustong baguhin, sabihin mo lang sa akin. Tutal, napag-usapan namin ni Joey na dito muna ako lalagi para meron kang nakakasama. Sino magbabantay sa daba mo? Ah, pinagbiling ko muna yung bahay natin sa Tiyasaling mo. Siya na muna mag-aasikaso doon. Iha, tignan mo itong aquarium na to. Si Joey ang nagpagawa niyan para nalilibang-libang ka daw pagka wala kang ginagawa. Tsaka yung bar set na yan, no? Tignan mo, hindi ba okay? Para pag dumating yung barkada niyan dito, si na Carl, si Alex, hindi na kayo lalabas, dyan na lang kayo. Hindi ba okay yon? Maganda yung bar. Aba, oo, pinaghirapan namin ni Joey yan eh. Di ba, Joey? Babes, pahinga ka muna, ha? Ami? Ami? Samahan mo ang ating Melissa mo sa itaas, ha? Kasi may mga gamit niya. Thank you.
Mababala ako na uho ko eh. Sinubukan naming buuin ang mga pirapirasong bahagi ng nasira naming buhay, Charo. Sinikap naming ibigay kay Melissa ang lahat ng kalinga at atensyon na inakala naming kailangan niya. Umabot sa puntong nasasakal na pala siya. Hindi lang kay Melissa naging mahirap ito, kundi sa akin rin. Naramdaman kong unti-unting lumalaki ang pader sa pagitan naming dalawa. Ami, iluto mo yung spiced ham at yun ang gusto ni Melissa, ha? Maho ka na, idadala naman kita ng albusal sa kwarto mo. Hindi naman. Dito na lang ako para sabay kami ni Joey. Wag na! Sige na, magpahinga ka na. Ako na magdadala ng almusal mo doon. Ha? Hindi, ma, ako na lang mag-aasikaso nito. Wag na, ako na, ako na. Ami, dalian mo yung spiced ham! Gising na si Melissa! O, saan ka pupunta? Tutulungan ko lang si Ami. Wag na, bayaan mo na siya. Kaya nga tayo nagbabayad ng katulong para merong gagawa dito eh. Upo na, upo na. Sige na. Tsaka nandito ako. Ako mag-asikaso sa'yo. Kaya... Ma, dati ko namang ginagawa yun eh. Tumutulong ako sa mga katulong natin. Kaya ako nagbakasyon dito. Kaya iniwan ko yung Davao para merong mag-asikaso sa'yo. Pabayaan mo nga ako. O anong gusto mo? Itlog. Ha? Sarap ito. O fresh yan. Yung itlog na yan. Tapos ano? Bacon? Gusto mong bacon? O. Ami, yung ham! Ma, ano ba? Ano ba akong pwedeng gawin para sa sarili ko, Ma? Palagi na lang bang ikaw ang gagawa ng lahat para sa akin? Ma! Ma, pinipilit ko ng buuin ang buhay ko. Gusto ko nang kalimutan ng lahat, Ma. Iniwan ko na sa dating bahay natin yung mga alaalang yun eh. Pero kung tratatuhin mo ako katulad ng pagtrato mo sa akin ngayon, eh, lalo ko lang naaalala ang lahat. Ma, huwag mo naman baguhin ang pakikitungo mo sa akin. Kung ano yung dati, kung ano yung noon, ganun pa rin. Sa ganoong paaraan ko lang makakalimutan ang lahat, Ma. Hindi naman ako nalumpo. Hindi naman ako nabulag. Ma, na-rape lang ako, Ma. Ma, na-rape lang ako eh. Na-rape lang ako. Ma, na-rape lang ako, Ma. Na-rape lang ako, Ma. Ma, na-rape lang ako. Na-rape lang ako, Ma. Ma, na-rape lang ako. Na-rape lang ako. Alis na ako, ha? Kailangan ako ng maaga sa opisina, eh. Okay. Yan.
ha? Baka doon may pagkain. O sige, dadaling ko to, ha? Hoy, tiran mo ko, ha? Asa yung ice cream? Hindi mo na ba ako mahal? Akala ko magsisimula tayo ulit. Alam kong hindi mo pa nakakalimutan. Ibig sabihin, trying my best, Melissa. Alam ng Diyos kung paano ako napupumilit. Pero pag nakikita kita na, naalala ko. Thank you.
Babes, para sa'yo. Ano ginagawa mo dito sa labas? Melissa, bakit? Subok ngayon, Sharon. Hindi ko matanggap na magkakaanak na lamang kami ay bunga pa ng kahilupang iyon. Pilit kong nilabanan, subalit nilamon ako ng galit. Pati pakikitungo ko sa aking asawa ay nagkalamat na ng tuluyan. Ami! Ami, nasaan na yung code na pinapress ko? Kagabi pa yun, ah! Joey, inutusan ko kasi si Ami na bumili ng ice cream at saka ng... Bakit ba ganun? Palagi mo sinasabayan lahat ng pinagagawa ko sa kanya. Ako na lang ang kukuha ng coat mo. Huwag na! Mamadali ako. Joey. Bakit? Wala. Bitawan mo nga ako! Huwag mo ako kawakan! Nandidiri ako sa'yo! Pinipilit ko ang sarili kong tanggapin ang lahat ng pangyayari. Kahit masakit pa rin yun, handa ko nang tanggapin. Pero yung mabuntis pa siya, hindi ko na kaya yun. Alam niyo ba kung anong naaalala ko tuwing tinitingnan ko siya? Yung gabing yun. Malinaw na malinaw sa akin kung paano nagpasasa ang tatlong demonyong yun sa katawan niya. Hindi ko mabura yun. Kahit ano pang gawin ko. Joey, wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan eh. Ano ba bang gusto niyong gawin ko, Ma? Arihiin ko na anak ko ang batang yun. Paano kung ipinanganak na siya? Pag binyagan siya, pangalan ko ang gagamitin niya. Ibibigay ko ang pangalan ko sa batang yun kahit hindi ko siya anak. Ganun ba? Eh kung birthday niya,
graduation niya. Inaasahan niyong makikisaya ako sa inyo. Kailangan mahabang buhay niyong ipamukha sa akin na hindi ko siya nabigyan ng anak. At kinakailangan pang gasahin siya ng tatlong tarantadong yon para lang magkaroon kami ng anak. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Joey, mag-asawa pa rin kayo ni Melissa. Maawa ka sa kanya. Puro na lang nararamdaman niya. Puro na lang ang pang-unawa sa kanya. Intindihin niyo naman ako. Hindi ako masama kasama. Hindi ako masamang tao, ma. Hindi ko lang matanggap ang nangyari. Kailangan ipa-abort mo. Hindi ko kaya gawin yun. Itakot ako sa Diyos. Paano gusto mo mangyari, ha? Ipa-abort ang batang yan o magkahiwalay tayo? Lisa, hindi mo ko naiintindihan. Yung batang yan ang sumisira sa pagsasama natin. Alam ko matagal tayo naghihintay magkaroon ng anak. Pero darating din yan yung atin sa ating dalawa. Hindi ko matatanggap ang batang yan kahit anong mangyari. Ipalaglag mo ang batang yan. Handa akong kalimutan ang lahat ng nangyari. Asawa ba ito yun sa akin? Di ba kinasusuklaman mo ako? Di ba pinandidirihan mo ako? Di ba pinarurusahan mo pag sa mga pangyayari hindi ko magusto? Dabo, Joey, tignan na wala na ba yung dating Melissa na minahal mo? Mas masakit sa akin dahil akong babe. Ako ang nabuntis sa kahayupang ginawa nila. Pero pinilit kong magpakatatag. Pinilit kong magsimula ulit. Dahil sa iyo. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo. At dahil sa akala kong pagmamahal mo sa akin.
Joey, di ba sabi mo, kahit anong mangyari, walang makaka-apekto sa pagsasama natin. Pero nawala natin. Dahil na-rape ako! Tapos gusto mo ipalagay ko ang bata. Gusto mo patayin ko ang bata para hindi mo ako hiwalayan. Wala namang pagkakaiba kung magsama man tayo o maghiwalay man tayo, Joey. Dahil para sa'yo, matagal ka na nawala ng asawa. Ako ang batang pero sa amin na kaming ganito. Hirap na ako. Kaya mo yan. Matatag ka. Alam ko yun. Susukurin na lang. At ako na magpapagay. Hindi pa papakabatay ang solusyon, anak. Dalawang buhay ang puputulin mo. Hindi lang ang sa'yo. Pati sa anak mo. Anak, matakot ka sa Diyos. Bakit ako matatakot sa kanya na? Naawa ba siya sa akin? Bakit niya ako pinabayaan? Kahit kailan, hindi kanya pinabayaan. Anak, may mga dumarating na pangyayari. Talagang hindi natin kagustuhan. May mga pagsubok na akala natin na hindi natin malalampasan. Pero kaya natin yun, anak. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kayang harapin.
sa Davao sina Melissa at ang kanyang mami Celia. Doon na rin niya isinilang ang kanyang anak. Sa pagnanais kong makalimot, nagdesisyon akong lumayo, umalis ng Pilipinas. Nag-apply ako sa isang malaking kumpanya dito sa Singapore at sa awa ng Diyos ay natanggap naman ako. Sa Agosto ay maglilimang taon na ako dito sa Singapore. At aaminin ko na ang limang taong iyon ay tigib na tigib ng kalungkutan at pagsisisi. Mahal na mahal ko pa rin si Melissa. At sa ngayon ay handa ko nang tanggapin ang kanyang anak. Sinulatan ko na siya at hinihintay ko na lamang ang kanyang magiging desisyon. Matanggap niya sana ako sa kabila ng lahat. Lubos na gumagalang, Joey. Atin po sanang pakatandaan na sa bawat pagsubok na ating hinaharap ay may kapalit na kaginhawahan. Ang kasunod ng bawat malakas na ulan ay isang matingkad na bahaghari. Hanggang sa muli po, ito po si Charo Santos. Magandang gabi po. Thank you.